Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Katapos nitong magsumbong ni Dax kay Suwi sa gusto ng kanyang mami na mayroon umano itong kondisyon na kapapayag umano ito na maging sila basta sundin umano nito ni Dax ang gusto ni Moira na dukutin umano nito at patayin ni Dax itong si Lynette at itong si Annalyne, kung kaya't agad naman din itong pinagsabihan ni Suwi itong si Dax na huwag umano nitong sundin ang mga sinasabi ng kanyang mami dahil kung susundin umano nito ni Dax ay hihiwalayan umano ito ni Suwi. At agad na nitong iniwanan ni Suwi itong si Dax, at habang naglalakad itong si Suwi ay nakaramdam ito ng kirot ng dibdib at nasasaktan ito nang sabihin ito ni Suwi kay Dax na hihiwalayan niya ito. At agad naman din itong naaalala ni Suwi ang mga kabaitan ni Dax sa kanya, na concern itong si Dax sa kanya, kung kaya't agad naman din itong naitanong ni Suwi sa kanyang sarili kung nainlove na nga ba umano ito kay Dax. At dito agad naman din itong nakapagdesisyon itong si Suwi na kailangan umano nitong tanungin ni Suwi ang kanyang daddy kung ano umano ang love, kung kaya agad naman din itong umuwi itong si Suwi sa kanilang pamamahay. Ngunit ikinagulat nito ni Suwi sa kanyang pagdating dahil wala pa doon ang kanyang daddy, kung kaya't agad naman din itong pinuntahan ni Suwi ang kanyang daddy sa kanyang room. At dito ang pagkabukas nito ni Suwi ay wala din doon ang kanyang daddy, kung kaya't agad naman din itong tinawagan ni Suwi ang cellphone ng kanyang daddy. Ngunit ikinagulat nito ni Suwi dahil nagri-ring ang kanyang cellphone at dinig na dinig ito ni Suwi, kung kaya't agad naman din itong nakapagsalita itong si Suwi na nandito na pala umano sa kanilang pamamahay ang kanyang daddy at naiwan umano nito ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang kwarto, kung kaya't hahanapin umano nito ni Suwi ang kanyang daddy, baka nagpahangin lang umano ito sa labas. At dito nang pagkalabas nito ni Suwi ay agad itong nagtungo sa kanilang hardin, at habang naglalakad itong si Suwi patungo sa kanilang hardin ay gulat na gulat ito sa kanyang nakikita na nandoon umano ang kanyang daddy na nakaupo, at niyayakap nito ng kanyang daddy ang unan, ngunit nakatingala umano ang kanyang daddy sa langit, kung kaya tinawag nito ni Suwi ang kanyang daddy, ngunit tila wala umano itong naririnig, kung kaya agad naman din itong nagsalita itong si Suwi kung napaano umano ang kanyang daddy, kung bakit wala umano ito sa kanyang sarili. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.